Thank you, Director Santos, at sampu ng ating mga kasamang naglilingkod sa bayan sa BIB. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa BIB. Sapagkat napakahalaga ng responsibilidad ng ating mga Veterinary Inspection Board employees, sapagkat dito umaasa ang humigit kumulang 2 milyon na mamamayan na ating lungsod na ang mabibili nilang mga karne sa ating pamilyang bayan at iba pang pamilihan ay ligtas at na-inspeksyon. Totoo po yung kanyang nabanggit kanina, for the first time in less than 1 year, 64 tons of illegal and dangerous meat products ay nahuli ng lungsod. Imagine nyo kung yun ay may mga sakit. At totoo po, ilang sa mga nahuli na yon ay nagpositibo. Nagpositibo sa mga virus o sakit na naisasalin sa tao sa pamamaraang ito'y makonsumo niya. Ganun po, kaigting ang polisiya ng inyong pamalang lungsod sa mga panahon ng ating pamumuno. Nabigyan ng malinis at tama, maayos na makakain ang mga batang Maynila na manggagaling sa ating pamilihang bayan. Ipagpatuloy ninyo ang pagbibigay ng kasiguruhan na ang lahat ng karne na ilalatag sa Maynila ay ligtas at malinis. Matuto tayo sa leksyon ng pandemyang kinakaharap natin na nagsimula rin sa isang virus kung saan patuloy tayong nilulugmok sa usaping kalusugan at ekonomiya. Kaya, hindi tayo nagkamali since July 1 of 2019, last year, when we assume the new government, new leadership in the city, na unahin na maging malinis at maaliwalas ang lungsod ng Maynila. Ayan po ang resulta kapag tayo'y nagpabaya at ikinikipit-balikat na lang natin ang kadugyutan, karumihan, na para bang yun ang normal? Ito po, nasa pandemya tayo ngayon, dulot ng mikrobyo. Kaya sana maging takdang aral ito. Sa mga ilang individual na gustong kumita ng extra dahil ayaw sumunod sa mga regulasyon, nahuhulihin namin ang karne ninyo, mawawala ang puhunan ninyo, makukulong o makakasuhan pa kayo. Huwag nyo yan ilatag sa Maynila. One way or another, mahuhuli namin kayo dahil obligasyon ko, obligasyon natin na mga lingkod bayan na mapanatiling ligtas ang kalusugan ng bawat batang Maynila. Keep up the good work, BIB. Mahirap ang trabaho natin lahat ngayon. We have to adjust to the new normal. And I hope the people of Manila who are listening, please cooperate. Samahan nyo kami tungo sa isang syudad na mayroong pag-iingat sa sarili, pagmamalasakit sa kapwa.
Yan, masasabi natin pagdating ng araw, ang bagong Maynila para sa susunod na henerasyon na mga batang Maynila. Magandang umaga, mag-ingat kayo lahat, at pagpalainawa kayo ng pong may kapat. Manila, God first. Thank you.